lovely friends, welcome back again to my YouTube channel. In today's video, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng isang healthy tea. Itong tea na to ay perfect sa mga taong merong menstrual cramps, merong sipon, ubo, nausea, o kaya naman nasal congestion. Ito yung tinatawag na pagbabara ng ilong. So, ito ay mabisa para sa lahat ng mga sinabi kong sakit. So, let's start! First, kailangan natin mag-weld ng water. Yung aangkop doon sa baso niyo. So, kayo na magtansya kung ano yung dapat measure ng water niyo. Maglalagay tayo ng ginger. So, it's up to you kung gusto niyo buong ginger ilagay niyo. Dapat 1 inch. For ako, chinap ko siya para much stronger yung taste ng ginger. And then, mag-a-add tayo ng lemon juice or lemon extract. And then, intayin lang natin itong kumulo at kumulay yung ginger for about 10 to 15 minutes. Namamatay yung apoy dahil malamig dito sa bahong. Ayun, mahangin. Ayun, sorry. Medyo malakas pa rin yung hangin kahit tapos na yung bagyo. Pero maaraw siya. In fairness, magulo talaga yung panahon. Stir lang natin siya ng konti. Merong sumisilip na bata. Charlotte! Bulaga! Gusto niya kasi umakyat dito sa terrace, pero hindi pwede. Tingnan nyo, puro putik na dahil sa kanya. Hindi siya pwede pumasok kasi nagluluto ako. And baka tumabig at magkaroon ng sunog or accident. Okay na yung ating lemon ginger tea or ginger lemon tea. And then mag-a-add lang ako ng sweetener. Pwede kayo gumamit ng mga sugar or syrup or honey. Pero ako ang ginagamit ko ay stevia. First sweetener lang siya para mag-dissolve. Transfer na natin siya sa mug. As you can see, yung aking tea ay hindi naging color yellow or brown. Kaya unang-una, hindi naman turmeric na ginger yung ginamit ko. And second is, marami nilagay kong lemon. Eh, yung lemon ay nagkakaroon ng contrast doon sa ginger. Dahil sa acidity. Iinumin na natin ang ating ginger lemon tea. Medyo mainit. Nakaka-relax in fairness. Lasang-lasa talaga yung ginger. Kaya much better na ini-slice siya. And masarap kung mas marami ding lemon. Anyway, gusto ko pala ipakita sa inyo. Ito yung ginamit kong sweetener, yung stevia. Ayan siya. Ayan. Ito yung madalas kong gamitin kesa sa mga brown sugar, ayan, or mga honey. Mas bet ko to. Kasi pwede siya dalhin kahit saan dahil maliit lang siya. Kasyong-kasya siya kahit sa maliit na bag. Siyempre, sumusunod sila dahil meron akong iniinom. Amoy-amoy, Ephraim. Amoy-amoy. Cheers! So, my beloved friends, ayan ang ating vlog for today. So, thank you so much for watching. And of course, kailangan nyo siyang itry. Bye-bye! God bless!